Naitago nga yung gospel ni Judas sa loob ng 1,700 years at na-restored at na-translate ng mga scholar at ito yung nasa English version ngayon. Authentic naman daw ang lahat ayon sa National Geographic Society. Marami sa biblical scholar naniniwala ang Gospel of Judas ang most significant archaeological discovery sa ating panahon. Ang nag-iisang kopya nito mula sa ancient book noong pang 3rd o kaya 4th century AD na discovery. Nito lamang nagdaang dekada si Tenta. Kung sa Biblia, nakikita natin na sinasabi sa bagong tipan ni na Matthew, Mark, Luke at John na isang taksil o traidor si Judas Iscariote dahil ipinagkanro niya si Jesus sa halagang 30 pesetas, yung 30 pieces of silver. At yun nga ang nangyari kung bakit na ipapako sa krus si Jesus. Sa pag-aaral po ng mga dalubhasa sa Gospel of Judas, mayroong usapan si Jesus at ang pinakamatalik niyang kaibigan na si Judas na kinakailangan maghanap ang nasusulat at kinakailangan magkanulo sa kanya ay isang kaibigan niya. Kaya hindi traitor si Judas sa mata ni Jesus. Kaya kahit na authenticated naman ang The Gospel of Judas, hindi ito tinatanggap ng mga daang milyong Katoliko dahil siguro hindi nila talaga mapaniwalaan na si Judas sa mahabang panahon ay taksil, biglang naging best friend ni Jesus. Pero paano nga ba natuklasan o lumitaw ang Gospel of Judas Iscariot? Sa ngayon ay pinaniniwala ang patay na ang Egyptian antique prospector na nakatuklas ng codex o ancient book na naglalaman ng Gospel of Judas na nakita sa El Minya, Egypt. Noong 1978 niya ito ibinenta sa Cairo antiquities dealer na nagngangalang si Hana. Pero noong dekada 80 na nakawan ng mga manuscript si Hana at nailabas ang kanyang mga antique collection palabas ng Egypt, nahabol ni Hana ang kanyang mga collection sa antique collector naman sa Geneva, Switzerland. Doon ay ipinakita ni Hana sa mga eksperto ang kanyang nabawing codex. At ang mga eksperto ay kumikilala sa kahalagahan nito. Pero dumaan pa ang dalawang dekada bago siya nakakilala ng gustong bumili nito. Kasi mahal ang turing ni Hana sa Gospel of Judas, no? $3 million, no? Noong 1983, si Stephen Emel, na graduate student at nakatira sa Rome, Italy, ay tinawagan ng isang hindi niya kilalang antique dealer, no? Ay gustong ibenta sa kanila ang manuscript. Kaya nakipagkita si Emil kasama ang isa pang kaibigan niya na may kaugnayan sa mga lumang manuscript. At nakipagkita sila sa isang hotel sa Geneva sa anonymous seller. Nagkita-kita sila, kinuna ng retrato ang mga papyrus na nakabalot sa dyaryo at nasa kahon ng sapatos. Pero binawalan muna sila na kunan ng picture ang mga nakasulat. Sa unang tingin, alam ni Emil na ancient document ang kanilang nakita. Pero hindi pa nila alam na yun pala ang Gospel of Judas. Sabi ni Emil na profesor na ngayon ng Coptic Studies sa University of Munster sa Germany, noong una niyang nakita ang Gospel na ito ay matibay pa ang halos 60 pahina. Pero dahil tumagal pa bago ito na isalin, ay 30 pahina na lamang ang naging matibay at malinaw ang nakasulat. Si Hana pala ang tumawag kina Emil noon na siya ring nagmamayari ng codex. $3 million nga ang presyo, wala naman silang ganung halaga kaya hindi agad nabili ang Gospel of Judas. Muli na itago ang codex sa isang safe deposit box sa Hicksville, New York sa loob ng 16 years hanggang ang Zurich, Switzerland base na antiquities dealer na si Freda Nussberger Tichakos ang nakabili nito noong year 2000. Dinala ni Tichakos ang document sa mga eksperto sa Yale University sa kanilang Bienkre Rare Book and Manuscript Library para lubusang masuri. Ang Yale Papyrus expert na si Robert Babcock ang nakatuklas na hawak ni Tikarusa ang Gospel of Judas.
Ito ang binabanggit sa mga teksto ni Saint Irenaeus. Ibinenta ang Gospel of Judas sa US dealer na si Bruce Ferrini at 2 post-dated checks ang ibinigay niya kay Tick Katkus. Pero hindi napondohan ang check ni Ferrini kaya binawi sa kanya ang codex. Ang Foundation for Ancient Art naman sa Basel, Switzerland ay nakipag-ugnayan sa Washington DC-based National Geographic Society at sa La Jolla, California-based Waite Institute for Historical Discovery para ma-restore, ma-translate at ma-publish nila ang gospel. Matapos ang paglimbag, isinauli ang mga pahina sa Egypt para tuloy itago sa Cairo Coptic Museum ang The Gospel of Judas na talagang gustong malaman ng marami, kaya yan po, muli nating binalikan at yan ang kwento kung paano na ang Gospel of Judas ay napasakamay ng mga eksperto na ngayon ang siyang naglimbag.